This is the reason why PAF prefers Gripen fighters compared to F-16 fighters. Manila, after extensive research and research, the Ministry of National Defense, DND, is likely to buy Swedish-made supersonic Gripen fighter jets for the Philippine Air Force, PAF. Defense Minister Delfin Lorenzana made this disclosure in an exclusive interview with the Philippine News Agency, PNA. Lorenzana said that besides being cheaper and cheaper in maintenance costs, Gripen has proven to be an excellent supersonic fighter with a top speed of Mach 2 or 1,236 km per hour, or twice the speed of sound. Gripen has a delta and canard wing configuration and is supported by Volvo RM12. This is used by various countries in Europe and the Middle East. PAF has been searching for more than a decade of what jet fighter aircraft will be purchased to replace U.S.-made F-58B jet interceptors retired in 2005 due to old age and lack of spare parts. Because the F-5 was withdrawn from service, the Air Force tried to obtain sophisticated jet fighters, such as the F-16 supersonic from the United States, but no progress was made. Lorenzana said the United States government offered to sell F-16 fighter jets to the Philippines. The offer, Lorenzana added, was made by U.S. Defense Secretary James Mattis when the DND secretary visited Washington last month. Lorenzana confirmed the U.S. offer, but said that the supersonic F-16 interceptor jet was too expensive. By comparison, Gripen is cheaper and has the same capabilities as other multi-role fighter jets, including the F-16. Because the F-5 was released from service, PAF did not have multi-role jet fight in its warehouse. Even though it had bought from South Korea a dozen F-50 jets but limited aircraft capabilities compared to Gripen, F-16 and similar aircraft. The multi-role acquisition of jet fighter, said Lorenzana, is needed to protect the country's airspace. It can be remembered that in 1995 during the administration of President Fidel V. Ramos, Congress passed a modernization program for the Philippine Armed Forces which included the purchase of new aircraft, helicopters and naval vessels to replace the old ones. Ito ang dahilan kung bakit ang PAF ay pinipili ang mga Gripen fighters kumpara sa F-16 fighters, Manila pagkatapos ng malawak na pananaliksik at pananaliksik. Ang Ministry ng Pambansang Tanggulan, DND, ay malamang na bumili ng Swedish-made supersonic Gripen fighter jets para sa Philippine Air Force, PAF. Ang depensang ministro na si Delfin Lorenzana ang nagbigay ng pagbubunyag sa eksklusibong pakikipanayam sa Philippine News Agency, PNA.
Sinabi ni Lorenzana na bukod sa pagiging mas mura at mas mura sa mga gasto sa pagpapanatili, ang Gripen ay napatunayang isang mahusay na supersonic o manlalaban na may pinakamataas na bilis ng Mach 2 o 1,236 na kilometro bawat oras, o 2 beses ang bilis ng tunog. Ang Gripen ay may configuration ng Delta at Canard at sinusuportahan ng Volvo RM12. Ginagamit ito ng iba't ibang mga bansa sa Europa at sa gitnang silangan. Ang PAF ay naghahanap ng higit sa isang dekada ng kung ano ang sasakyang panghimpapawid ay mabibili upang palitan ang US-made F-5A/B jet interceptors na nagretiro noong 2005 dahil sa katandaan at kakulangan ng ekstrang bahagi. Dahil ang F-5 ay inalis mula sa serbisyo, sinisikap ng Air Force na makakuha ng mga sopistikadong mga jet fighter tulad ng F-16 Supersonic mula sa Estados Unidos, ngunit walang pag-unlad ang ginawa. Sinabi ni Lorenzana na hiniling ng gobyerno ng Estados Unidos na ibenta ang F-16 fighter jet sa Pilipinas. Ang alok, si Lorenzana, ay ginawa ni U.S. Defense Secretary James Mattis nang bumisita ang sekretarya ng DND sa Washington noong nakaraang buwan. Pinumpirma ni Lorenzana ang alok ng U.S. Ngunit sinabi na ang supersonic F-16 interceptor jet ay masyadong mahal. Sa paghahambing, ang Gripen ay mas mura at may kaparehong mga kakayahang tulad ng iba pang mga multi-role jet na manlalaban. Kabilang ang F-16, dahil ang F-5 ay inilabas mula sa serbisyo, ang PAF ay walang multi-role jet fight sa bodega nito. Kahit na ito ay binili mula sa South Korea ng 12 F-50 jet, ngunit limitado ang mga kakayahan ng sasakyang panghimpapawid kumpara sa Gripen, F-16 at katulad ng mga sasakyang panghimpapawid. Ang multi-role acquisition ng jet fighter, sinabi Lorenzana, ay kinakailangan upang protektahan ang airspace ng bansa. Maaaring maalala na noong 1995 sa panahon ng administrasyon ni Pangulong Fidel V. Ramos, ang Kongreso ay nagpasa ng isang modernisasyon na programa para sa Philippine Armed Forces na kasama ang pagbili ng mga bagong sasakyang panghimpapawid, helicopter at mga barko ng hakbong dagat upang palitan ng mga matatanda. Thank you for watching and hearing the latest military news. Keep up to date with the latest military news on the Update Defense channel. Hope you enjoy it.